Pagtataas ng federal fund rates, magiging dahilan upang muling madagdagan ang utang ng Pilipinas. Paano ito mangyayari at gaano nga ba kalaki ang napipintong interest rates na nais gawin ng Federal Reserve? At ano ang magiging epekto nito sa buong mundo? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ang federal fund rates ay isang batayan kung gaano kadami ang kinakailangang reserve ng bawat komersyal na bangko sa isang sentral na bangko, dahil ito ay isang patakaran ng pananalapi upang maging legal ang operasyon ng isang komersyal na bangko sa bansa. At ang monetary policy na ito ay tinatawag na reserve requirements. Bukod pa rito, ang bawat bangko ay kinakailangang sumunod sa tinatawag na open market operations at sa mga discount rates na itinatalaga ng sentral na bangko. At para madagdagan ng sentral na bangko ang fund rates nito, ay magtataas ito ng interest rates mula sa mga komersyal na bangko. Kaya naman otomatikong kakailanganin ng mga komersyal na bangko na dagdagan ang kani-kanilang reserve requirements. At dahil dito, ay mababawasan ang aktual na pera sa mga komersyal na bangko. Gayunpaman, dahil sa pagtataas ng interest rates ng sentral na bangko o Federal Reserve, ay magkakaroon din naman ng mas malaking kita ang mga komersyal na bangko mula sa kanilang mga pautang. Dahil sa pagtataas ng interest rates ng sentral na bangko ng isang bansa, ay magdudulot ito ng mas malaking kita kumpara sa iba pang mga bansa na apektado nito. At dahil dito ay tiyak na tataas ang purchasing power ng kanilang pera. At kapag nangyari ito, imbis na 13.64 trillion pesos lamang ang kakailanganin natin para magkaroon ng $246 billion na kabuo ang utang ng Pilipinas, ay kakailanganin na natin ng 14.32 trillion pesos bago natin mabuo ang pambayad na $246 billion. Nangangahulugan ito na kung magtatakda ng interest rates na 50 basis points ang Federal Reserve, ay tataas agad ng 628 billion pesos ang utang ng Pilipinas. Gayunpaman, dahil nga sa pagtataas ng interest rates na ito, ay lalaki rin naman ang kikitain sa pautang ng mga bangko. Iyon nga lang, tiyak ay masasaktan naman ang mga namumuhunan, kaya't posibleng maraming small-time businesses ang magsara dahil sa mas mataas na ang pamumuhunan nila. Gayunpaman, para sa mga OFW at sa mga Pilipinong nasa industriya ng pag-e-export, ay tiyak malaking bagay naman ito para sa kanila, dahil kung tataas ang value ng dolyar ay mas lalaki ang kanilang kinikita. Kaya't ang pagtaas at pagbaba ng interest rates ay mayroong maganda at pangit na epekto sa ekonomiya. Gayunpaman, ang pabago-bagong interest rates ng Federal Reserve ay mayroong mas pangit na epekto para sa buong mundo. Dahil kung madalas magbabago ang interest rates ng mga ito, ay mas mabilis din magbabago ang presyo ng maraming produkto at mas marami ang mawawalan ng negosyo at trabaho. Kaya't hindi sapat ang panandaliang kaligayahan para sa mga nakikinabang dito kesa sa paghihirap ng mas maraming tao. Ang bawat sentral na bangko sa bawat bansa, katulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay mayroong kakayahan na magtalaga ng interest rates sa loob ng ating bansa, at kadalasan ay ginagawa lamang natin ito upang bawasan ang biglaang epekto ng pagtataas ng interest rates ng mga Amerikano. Ang Federal Reserve ay nakatakdang magtaas ng 25 basis points ngayong buwan ng Pebrero 2023, at ito ay mas mababa kumpara sa pagtataas nila noong December 2022 na mayroong interest rates na 50 basis points. Ang nakatakdang 25 basis points sa February ay maaari pang magbago, at iyan ay dedepende pa rin sa kinakailangan nilang fund rates ng kanilang sentral na bangko. At para naman sa dagdag kaalaman, alam mo ba na ang pagtataas ng interest rates ng mga sentral na bangko ay karaniwan ang iminomonitor ng mga investors sa stock market? Halimbawa, kung ikaw ay nag-i-invest sa stock market, ay tiyak magpapasok ka ng malaking pera dito kung mababalitaan mo na nakatakdang magtaas ng interest rates ang mga Amerikano. Dahil kung nakapasok na ang pera mo bago pa magtaas ng interest rates ang Federal Reserve, ay tiyak lalago agad ang iyong investments. Gayunpaman, dapat mo pa rin isaalang-alang ang mga perang pumapasok at lumalabas sa ating bansa, nang sa ganun ay mas mataas ang tsansa na mas kumita ka ng mas malaki sa pag-i-invest ng iyong pera. Dahil ang mga perang lumalabas at pumapasok pa rin sa ating bansa kumpara sa Amerika, ang magiging daan para tumaas o bumaba ang value ng ating pera. Ang pagtataas ng interest rates ng Federal Reserve ay isang paraan din upang isagawa ang tinatawag na quantitative tightening. At kung nais mong mas maunawaan ang bagay na ito, ay panoorin mo lamang itong nakaraan nating video.